mo, reaction mo dun sa movie? Ano, talaga bang na-overwhelm ka dun sa... Depende kay Jocelyn. Ah, nabasag ang self. Nakakataba ng puso na maging part na isang pelikula na alam mo may sinasabi mensahe para sa tao. Hindi naman siya... ako kasi as a how do you say, as a soldier or yung as a part of this community, meron tayong mensahe, but you don't wanna be preachy. Pero yung pelikula, naantig ako, ilang beses ako umiyak eh. Kasi it touched my heart. Ang universal language naman is love. So, yun naman yung dinipik ng pelikula. Yung pagmamahal ng isang magulang sa mga anak niya na talagang sabi niya. Napakaganda. Napaka bittersweet, pero napakagaling ni Direk Brillante. Ang galing ni Tito Luis. Ganda ng pelikula. Next time pa may project si Direk Brillante. Baka may we schedule ka na. We wanted to work together. I mean, for the longest time, he would pitch. Tapos walang skit. Tapos ngayon, ito, we made time for this. And we just had to make it happen. Naka-experience nito kayo ng sibling rivalry? I think sibling rivalry is a norm. Diba, sa kahit sa naman pamilya, lahat may ganun eh, di ba? Pero yung sa amin ni Baron dito sa pelikula, sobra talaga. Improve kami dito, wala kami lines, naka-improve kami. So, yung sibling rivalry, mag-uugat yan sa inggitan. At nangyayari talaga yun. So, yun ang nangyari, yun ang dinipik namin sa pelikula. Ay, kanina, Papa, pinakalimutan ko itanong, ano rin ang view mo doon sa pagpapalabas ng mga pelikula sa streaming platform like Netflix? Katulad nito, fresh na fresh. Me as a producer, I'm all for streaming because, you know, you get to at least recoup your money. Kasi pag nagpelikula ka, pag nag-theatrical ka, chances are, hindi ka sigurado kung makakabalik yung investment, may ROI ka wala. So, easiest way out is the go streaming. I mean, you know, it's the norm right now. So, parang sa akin, gagawa ko ng pelikula, pero hindi ko i-risk ipalabas kung hindi siya tentpole. Kung hindi mam festival, kailangan talaga tentpole. Tama. Speaking of festival, may gagawin ka pa. And... secret! Sana matanggap. Uh-oh. Of course, meron tayong gagawin para sa festival. Pero sana makapasok. Yeah. Nagsishoot na ba? Tapos? Tinatapos ko yung Pamilya Sagrado. The day I end with Pamilya Sagrado, the day after shooting agad ako. May kwento kanina sa amin ni Baron na ikaw yung nag-recruit sa kanya para maging Christian. Pero nung una hindi raw niya siniseryoso. Tapos napapansin niya si Casey. Binaptize ko siya literally. Binaptize ko siya literally. So I have so much affiliation and so much affinity with Baron. So when he got the lead because I couldn't do it, para sa akin, blessing talaga. Blessing na si Baron yung nandito. Pero in fairness din sa role mo, malaki ang impact ng role mo, ha? Hindi naman talaga siya yung ano. Ang sarap. Diba? Tahimik pero... ang sarap. Parang gumburza. Alam mo yung parang cameo. I live in a time wherein I'm able to... you don't have to be the lead. Parang maging parte ka na isang pelikula ng isang storya. It's more than, you know... anything I can dream of. Parang sa akin, sarap. Sabi nga ni Eddie Gasset, there's no small role daw sa ano. Mamaya na. Thank you, Papa. Maraming salamat po. If I would have to say ito yung pinakamatagal na nagawa ko. Di ba, Dre? Pero it's more than worth it. Ang beses mo ako pinaiyak. Napakaganda, napakasarap ng experience. Ito yung mga pelikula na kailangan panoorin sa sinehan. But we have to watch it with Netflix because bigger audience. And this deserves, you know, an audience para malaman natin talaga yung state ng buhay natin bilang mga tao, not just being Filipinos. So I hope this would serve as a reminder for us to assess and know where we are at in our lives. Yun naman yung cinema eh. So sana po ma-appreciate natin yung munting handog ni Direk Brillante. Maraming salamat for this opportunity. Please. It's gonna come out on July 17 and 8. July 19 on Netflix. Global ba? Asia Pacific. So, hindi ko lang nalaman, diba? So, Asia Pacific, pero magiging global yan. Sana po, takiligin natin because this represents who we are.
Kanina yung tanong tungkol sa what na ipapalabas siya sa Netflix in isa sinihan. And sa akin naman, looking at all these years of being in film and having made films myself, and more than half of my films I can't even see anymore kasi hindi natago, especially during the time when we're using celluloid and not really katulad ngayon that, you know, it's digital already. So whether it's in the Sasilihan or sa Netflix or some streaming platform, the point is that the film was made and it's there and it can be shown again in the big theater, in the theater, in the future when the trend, alam mo naman ang mga trends. Paano-ano lang yan, pabago-bago lang yan with years, you know, with the coming years. So I'm so glad that this film was made. I consider it one of my best works. Oh. It's not my best work, but the best. Yeah. And really, you know, it's a gift. I don't want to get greedy and say, "Punin mo liya ako ha, next time, ha." I don't want to get greedy, pero yon, I'm so glad that it landed on my lap, that room. Thank you, Dennis. We have Byron. Good evening again, and I'm grateful lang sa lahat. I'm grateful sa pagkakataon na makatrabaho sa Directorialist for the fourth, fifth time at the work with Mr. Floro Pascual again. And of course, my beloved Mama, Directorialist Lillian. I also want to, say na lahat ng mga actors involved here did their best. Andyan si Oni. Congratulations. First, si Felix Robo did a wonderful job. First, Joel Torre, everyone. Plus si Irina Pileo. Irina, that's her real name. That's her real name. Irina Pileo, kapatid namin ni Biola dito. Anak ni Tita Larissa in real life. And if you see her and you watch her, grabe na araw talaga din siya ng eksena. So, walang tapon talaga. And we were talking kanina na, naglalap talaga yung mga projects nililaan sa lap namin. Sabi ko, if it's meant to be, it's meant to be. Kasi dapat si Ms. Noriano yata yung nagagalap nito. And then sabi ko, you know what? There are times when we moment tayo. I said, commercial break muna tayo. Seryoso na yung topic. I think it's time for my bridge day. No, but what I'm trying to say is, if it's meant to be, it's meant to be. Pagcasted ka for this, and kasado na yung movie, that's it. It's meant to be, you talaga yung mga characters natin. Hello? Yeah. I wish I could say that, you know, in all honesty, I'm so blessed, I'm so privileged to be working with people like Director Llante, Director Reyes, Baron for that matter, Malyari, Gumburza. I wish I could say pinili ko talaga siya, pero lumalanding lang po talaga sa lap natin yung mga ganitong proyekto. I'm just really humbled by the opportunities that come my way, and at this point, I'm a sucker for good stories. I would always say that I love good stories. If there's something that I'd like to take on, I'd find a way para magawa yung isang storya, because I love watching films. I'm a film lover, and I have so much respect for cinema. So being part of this film, wow, it's such a blessing. Hindi ako namimili ng proyekto basta maganda.